Ratsada HanapBuhay natin. And of course, meron tayo dito account. Then dito yung mga notifications natin. Then meron tayo dito, ano, under the management, ano, section, meron tayo trainings, saka activities. Then dito naman sa reference library natin, meron tayong services. Meron tayong listahan ng offices, inquiries. So, ayan. Dito natin pakikita yung mga inquiry kanina. So, ito yung spend ko. Makikita yan ng administrator natin. So, kung pwede, kung gusto niyang replyan, oh, okay niya lang yung email niya. Yan, doon siya mag-reply. Yan, meron tayo dito ng users. Meron tayong administrator user. Mag-create ako mamaya. Then, meron din tayo for these files. Ayan. So, yung administrators natin, connected siya dun sa offices ng PDN. So, punayan na natin ito, ano, pag-create ng user. So, pag-create ako ng example user ng ISO. Yan, ISO admin. So, for example, so, select lang natin yung offices nito. Then, submit. Then, so, automatic na rin yung password na yun. Then, pwede rin natin siyang i-update. Then, pwede rin natin siyang i-update. So, ilagin naman natin yung ano, yung account ni administrator. Kung ano ba yung pwede niyang ano. Kung ano ba yung may mga permission siyang gagawin sa system natin. Yan. So, meron lang siyang trainings and activities. Then, of course, na yung services na ino-offer ng office nila. Yan. So, mag-add tayo dito ng sample na service. Yan. For example, information system. Development. Then, save natin siya. So, ano lang yun? Para mag-appear lang siya dun sa dashboard natin kanina, isa ng new page. Then, meron tayo dito trainings. Then, so, yung Ratsada HanapBuhay kasi natin is nag-o-offer siya ng training. So, itong nilagay ko dito, ito yung mag-a-appear dun sa website natin na Ratsada. Kung mag-aano lang ito, ito yung admin module para ma-update yung website natin. So, of course, ayan. Mag-include tayo ng cover photo dun sa mga trainings natin. So, browse lang tayo. Ay, pull up na ang image. Ayan, so nandito na siya. Then, open lang natin yung file. This, yan. Then, magkakamera naman tayo dito ng preview. So, for example, ang training natin is programming training. Then, meron tayong start date. So, for example, ang start date niya is today. Then, up to, halimbawa, hanggang Friday. Yan. So, ayan yung magiging range ng training natin. Then, under siya ng anong service. So, kung ito yung in-encode natin dito kanina sa reference library natin ng services, dito siya lalabas sa service dito. Then, select lang tayo. Then, ito bang training na to is limited only for a specific municipality or offered ba siya sa lahat ng municipality ng Laguna. Yan. So, for now, for example, ano siya, available sa lahat ng municipality ng Laguna. So, no need na siyang consulin pa ng barangays. So, kung ang pipiliin naman natin is 4x10 lang. Ayan. Then, all barangays. So, ano rin siya, marami rin tayong option. So, pero ngayon, yung all na lang natin. So, yan. So, lagyan natin siya dito ng small description. Magka-copy lang ako dito ng kung ano yun. So, halimbawa, ito yung description niya. Then, save lang natin.
Ito. So, meron pala tayo ditong slot. So, ito yung ano lang, bilang kung ilan yung pwede nating i-accept na participants. Ayan. So, 25 for example. Yan. So, makikita natin dito sa trainings natin, meron na tayo dito. Then, meron tayo dito tatlong button. Ito yung listahan ng participants natin kung meron man mag-join or i-accept natin. Then, meron dito ang ano. Yan. Mismong viewing lang ng training na ginawa natin. Yan. So, meron din tayong ulit button dito ng participants. Then, of course, yung delete na button. Yan. So, mamaya, mag-join ako as a participant. Explain.